Hello mga ka-J-lovers, Giovanni B. nagbabalik. Bali may dinala sa atin ngayon. So ating alamin kung ano ba yung laman nitong Pioneer na BSH 8-10. So 1000 watts daw nakalagay. So aalamin natin kung talaga bang 1000 watts to. Problem nito mga ka-J-lovers ay no sound siya. Ayusin ko lang. So ayan, nag-read na siya mga ka-J-lovers. Binulyum na natin, no sound siya. Tapos try natin pindutin yung next button. Tapos adjustin natin yung pinakasagad ng volume nito. Kung magkakasound ba siya. Pare yan na mga ka-J-lovers, nasagad na natin siya sa 30 yung volume niya, pero wala pa rin siyang sound. So ibig sabihin may sira talaga to. Alamin natin yan mamaya. So mag-intro muna tayo. Video okay. Bali, binuksan ko na siya mga ka-J-lovers. Nung tinignan ko yung board nito, so wala naman ako masabi sa board nito. Mukhang okay naman yung pagkagawa ng board nito. So bali, tanggalin ko lang tong lock ng IC para malaman natin kung ano ba yung ginamit na IC nito. Tapos ating titingnan sa data sheet kung ilang watts ba yung ginamit na IC dito. Kung talagang maganda ba yung ginamit na IC dito. Kasi sabi ng may-ari, okay naman daw yung sound nito, maganda naman yung sound nito, malinaw naman. Basta full charge yung battery mo, o basta may charge yung battery mo ng maigi. So tingnan nga natin mga ka-J-lovers kung anong ginamit na IC. So pasensya na, medyo madilim. So taasan ko ng bright. So bali, ito yung ginamit na IC, yung TDA 7388. So ating alamin muna kung ano bang specification ng IC na to. So tingnan natin yung data sheet nito. Bali, 4x41 quad bridge car radio amplifier to mga ka-J-lovers. 41 watts 4x. So kita nyo naman, meron siyang reverse battery, high output power capability, tapos low distortion, low output noise, standby function mga ka-J-lovers, mayroon mute function. So yan, pabasa na lang yung iba. So mayroon tayong output short circuit to ground, PS across to load. So yung typical na connection nito, ito yung block and application diagram. Bali, yung operating supply voltage niya ay 18 volts, tapos yung DC supply voltage niya ay 28, peak supply voltage hanggang 50 volts mga ka-J-lovers. 4.5 ampere kailangan mo niyan. Tapos ito yung ano niya mga ka-J-lovers, yung pin out. So bali, yung pin number 4 ay standby. So importante din niyan sa pagto-troubleshoot nito. Bali, ito mga ka-J-lovers, tingnan nyo maigi. Yan. Yung amplifier pa lang na to, sa standby output threshold niya voltage mga ka-J-lovers, mag-on siya sa 3.5 volts. So mag-off naman siya sa 1.5 volts. Bali, 3.5, mag-play siya, mag-mute siya sa 1.5 volts. So 80 to 90 dB. Bali, pagpatuloy na natin yung pag-aayos nito. So maganda rin pala yung ginagamit nitong audio IC mga ka-J-lovers. Tama naman, so hindi naman niya
pinick yung ano nito, yung output natin sa speaker na may apat na connection. Kasi yung ibang amplifier, mga ka-J-Lovers, ay may nakalagay na ganyan, apat yung pwedeng ilagay na speaker, pero pag tiningnan mo yung IC, hanggang dual lang siya. So, hanggang dalawahan lang yung speaker yung nakadesign niya. Pero ito, talagang 4 times 41 watts yung ano niya, yung output ng IC. Bali mamaya ititest ko yung ano nito, yung continuity kung umaabot ba sa IC yung supply. Kasi pag hindi umabot, ibig sabihin hindi nasusupply yung IC, baka hindi sira yung IC. Pero pag umabot siya, so ibig sabihin may posibilidad na sira yung IC nito, mga ka-J-Lovers. Pero kadalasan kasi sa mga ganitong amplifier ay tinatamaan yung IC, lalo na kung tawag niyan na short mo yung speaker na hindi mo agad siya na itanggal. So bali meron na parang tong history ng repair, so yan, kita nyo naman may mga jumper na rin ng lead kasi naputol na yung line. Bali titrace ko muna siya, mga ka-J-Lovers, yung connection nito kung umaabot ba dun sa IC yung connection ng positive at negative, mga ka-J-Lovers. So ikakabit ko muna siya dyan kasi dumaan siya ng switch. So kabit natin doon sa isa pang board kasi din nandun yung pinaka switch nya. Ito yung power switch. So kailangan ko siyang ikabit para makapag trace ako. So susuyurin ko lang, mga ka-J-Lovers. So alamin ko lang kung umabot ba yung connection ng positive and negative sa IC. Kasi kung umabot yung positive negative sa IC, ibig sabihin may posibilidad na sira yung IC natin. So magchi-check lang ako, mga ka-J-Lovers. So analyze ko muna to. Bali ito yung positive nya, i-trace lang natin kung yan, nag-switch naman yung positive nya. So ibig sabihin normal naman yung connection natin kasi nag-power naman kanina. So sinisigurado ko lang siya, mga ka-J-Lovers. Bali itong positive na to, may dinaan siya na line, ito line na to, papunta doon sa IC. So tuturo ko sa inyo, ito linya na to. Yan, dinaanan niya positive, ito positive to. Bali suyurin lang natin siya. Okay, pupunta siya dito. Ay, mali pala. Ito. Umabot naman yung positive niya. So, ibig sabihin, nasusupplyan naman ng maayos yung IC natin. May posibilidad na may sira yung IC nito, mga ka-J-Lovers. So bago ang lahat, ititest ko muna yung voltage nito. So alamin ko lang kung talagang umaabot yung voltage sa IC. Asa na ba na yun? So may 11 volts tayo. 11.6, papunta dito yan. Bali umabot naman sa IC yung supply nya. So ibig sabihin sira yung IC talaga, mga ka-J-Lovers, kasi umabot naman yung supply nya sa IC. So may trigger naman siya, so wala naman problema. Bali IC lang talaga yung pinaka problema nya. So okay, wala nang charge yung
ano yung capacitor, pwede natin itong i-desolder. So inawakan ko yung IC, medyo uminit siya ng konti. So may posibilidad na may short na to, kasi kasi meron na siyang init na konti. So tanggalin ko lang to. Bali, natanggal na natin siya. Kukuha lang ako ng pamalit nito para matry na natin kung talagang IC lang ba yung sira nito. Kasi kung hindi pa siya tumunog, magto-troubleshoot pa rin tayo nito. So ibig sabihin, hindi tinamaan yung IC niya, nagpalit lang tayo niyan. Na pero pag hindi ay pag tumunog na to, so ibig sabihin talagang IC lang yung pinakasira lang. Bali, ito yung IC na tinanggal natin, TDA 7388. Bali, kukuha lang ako ng pamalit. Bali, ito na, nakakuha na ako ng pamalit. So ikabit lang natin to, mga kanyilabers. Tapos testingin natin kung tutunog na ba siya ito. Yan. So palit lang natin to. Okay, naikabit na natin, na-resolder na natin siya. Bali, titingnan natin kung may sumort ba yung pagka-solder natin. So, tingnan natin kung may nagdikit. Mukhang wala naman siya nagdikit. So, ibig sabihin, okay na to, mga ka-J-lover. So, pwede na natin itong itesting. So, okay, wala naman dumikit. Malinis naman yung pagka-solder natin. Bali, kabit ko lang siya, mga ka-J-lovers, kasi titestingin na natin to. Mas maganda yung nakakabit dito para hindi masyadong uminit, kasi pag naka-open to, hindi natin ikabit dito sa ano niya, sa case. Wala tayong heatsink, so baka uminit yung IC, masira agad yung IC. So kailangan natin lagyan natin ng heatsink para makapag-testing tayo ng maigi. So kabit ko lang to, mga ka-J-lovers. Okay, nakabitan na natin siya. So higpitan ko na lang tong lock ng IC para maka-intact na maigi dito sa heatsink natin.
So bali kabitan ko na tong ng speaker. Nakikita nyo, napapansin nyo yung speaker natin meron ng capacitor. Kasi mabuti na yung sigurado, kasi nasiraan na tayo ng dalawang speaker. Yung in-upload ko na huli na nasira yung dalawa natin speaker. So nagsisigurado lang tayo mga ka-G-lovers na hindi na maulit. So kahit pa paano, malilimit na yung voltage kung may voltage output yung speaker natin na output or amplifier natin. Kung may output na voltage, at least may coupling tayo na hindi masyadong pumasok yung DC voltage sa speaker. So testingin lang natin to mga ka-G-lovers. Kaya pala hindi nag-power, hindi ko pa pala na-connect tong itong connection na to papunta sa isang board. So connect lang natin to para gumana na siya. Nakalimutan ko lang, pasensya na mga ka-G-lovers, nakalimutan kong ikabit. Bali okay na siya, tumunog na siya mga ka-G-lovers, okay naman yung tunog, malinaw naman yung tunog niya, saka maganda rin. So try kong lakasan kasi hindi pa to naka-volume maigi, lakasan natin dito. Ayun, okay na siya mga ka-G-lovers, ganda rin ang tunog niya, malinaw rin. So okay na okay rin yung IC na ginamit dito. So thank you very much, sana nakakuha kayo ng bagong information naman about dito sa amplifier na to. Thank you.